1 half cup warm evaporated milk, samahan natin ng 1/4 cup na sugar at lagyan na rin po natin ng 2 teaspoon na yeast. Active dry yeast po ang aking ginamit. Haluin lamang natin at iwan ng at least 5 to 7 minutes. 2 cups naman ng all-purpose flour. Samahan po natin ng 1 teaspoon na asin at ngayon naman ay ating haluin. Kung okay na ang yeast mixture, ilagay na sa dry ingredients. Samahan din ng 1 cup melted butter or margarine, 1 half tablespoon na vanilla at 1 large egg na room temperature. Haluin lamang po natin hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients at hanggang sa mag-form na ito na dough. At habang tayo po ay naghahalo dito, may love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa iyo, Delmos Kitchen. At kayo po na aming mga subscribers at follower ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga ganitong simpleng recipe. At kapag ganito na po ay okay na ito, iayos lamang natin ang ibabaw, takpan natin at i-rest ng 30 minutes. Pagkaraan ng 30 minutes ay ito na po siya. Lagay lamang po natin sa ating table at iayos lamang ng konti, saka natin i-divide ng 4. Iminasa ko na rin po ng konti para hindi siya ma-overproof at para na rin matanggal yung mga bubbles na sanhi ng yeast. So gawin po natin ganitong pabilog bago natin hati-hatiin. Kung wala po kayong dough cutter, ay pwede naman kayong gumamit ng kutsilyo. Ngayon naman, ang bawat parte ay atin po itong ipa-flat. Kung wala pong rolling pin, ay pwede kayong gumamit ng bote or jar na pabilog. Kapag ganito na, ilagay naman po natin ng asukal. At least 1 teaspoon po, okay na po yon, or depende sa tamis ng inyong gusto. At ipold natin sa gitna, ilagay muna sa isang tabi at ulit-ulitin ang ganitong proseso. Kapag tapos na, ay ating pagpatung-patungin yung 4 at muli po natin gamitan ng rolling pin. I-flat po natin hanggang makuha natin ang thickness na 1/2 cm. Kapag nakuha na po natin yung target na thickness, ay pwede na natin itong i-divide sa individual pieces. Pwede kayong gumamit ng knife, pwede yung dough cutter, at pwede naman po yung mga potato slicer na may mga design. Ang size at ang shape po ay depende sa inyong gusto. At pagkatapos po natin i-cut, ay isalansa na natin sa baking pan na mayroong parchment paper. Lagyan din po natin ng brown sugar sa ibabaw, pero ito ay optional lamang. Ang oven naman po ay dapat naka-preheat na sa 350 degrees Fahrenheit. I-bake naman po natin ng 15 minutes. Again, 350 degrees Fahrenheit, depende po sa inyong oven. Kung nga papansin nyo po ay medyo nagiging makapal na siya, malapit na po itong maluto. Pwedeng-pwede po itong pang merienda, pang partner sa kape, pwedeng pang baon, at syempre pwedeng-pwede rin idagdag sa inyong kumikitang pang kabuhayan. Pagkaraan po ng 15 minutes ay ito natanggalin na natin sa oven. Napakabilis lamang pong gawin ang biscuits na ito at hinding-hindi kayo magsasawa. Pwede po itong tumagal ng kahit ilang araw. Golden brown po yung kulay, ilalim at ibabaw. So ito na po siya at talaga namang napakasarap at napakadaling gawin. Kaya naman maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!